Nanay, magandang hapon po, no? So nawawala si Bea Rose Margaret Berte. She is 15 years old. Ma'am, matanong ko lang po, no? Kailan po natin siya huling nakasama? Saan siya huling nakita? Ano po ang nangyari, no? Ako po, sa totoo lang po, hindi ko po alam yung puno at dulo sa nawala ko nga po. Yung nalaman ko lang po, nang nawala siya, tapos nalaman ko lang 12 na ng January. Yun po, tinago ng anak ko kasi natakot sila na ano yung mangyari sa akin. Nang narinig ko, yun, nagpursige talaga akong dito pupunta kasi ang sabi daw, marami na daw na ano doon pinuntahan. Wala rin balita kung ano hanggang ngayon. 15 days na po, sir. Wala pa. 15 days na, no, na nawawala ito si Bea Rose. Ma'am, saan po siya huling nakita? Doon daw po sa ano po yun, yung binabaan ng series yata yun. Pero hindi ko alam yung sa akin. So nasa, nasa bus? Opo, kasama yung kaklase na daw. Okay, so dalawa sila sa bus. Opo, tapos bumaba siya. Bumaba yung kaklase niya, siya na iwan. Saan papunta yung bus na to? San Jose daw, hindi ko po alam, sir. San Jose. Ito, San Jose Antique. Opo. Okay. Wala na bang ibang kasama doon? Wala po. Wala na daw, sabi nila. Okay. Tapos na-report na po ba natin sa kapulisan? Opo, sinareport na po nila pero hanggang ngayon wala pa rin. Una sa lahat po, no, we are very sorry, no, na nangyari po ito. Pero we are hoping na naririnig po tayo ngayon ni Bea Rose. Naka-flash naman po sa screen, no, yung mga pictures ni Bea Rose Margaret Berte. Baka po may nakakita sa kanya. Ma'am, ito po, no, dito po marami pong nanonood at nakikinig sa atin. Manawagan po kayo. Opo, sir, pero yung ano po, nagre-ring po yung cellphone niya. Sana naman po, kung sinabi ko na nga po sa cellphone na kung sino daw na humahawak ng cellphone niya, sagutin naman at sabihin ko. So nagre-ring pa yung phone niya? Opo. May, ma'am, matanong ko lang, no? Meron po ba kayang nangyaring tampuhan dito? Hindi ko po alam, sir, pero yung sinasabi niya sa balita daw, ano daw sa magulang yung ano niya, yung sama ng loob kasi... May sama ng loob sa magulang? Oo, yun yung balita. Ay, kasi hiwalay daw yung mama at papa niya. Hindi naman, hiwalay kasi sir, kasi nagtrabaho yung nanay niya sa malayo. Okay. Oo, kakaalis lang po. Opo. Tapos, yung tatay naman niya, isang beses lang sa isang linggo na umuwi kasi may trabaho din. So, lumalabas parang... Parang naglayas, ganun po ba yung nangyari? Kasi yung kasama niya doon, yung tita niya sa kay side ni papa niya at saka lula, yung lula naman matanda. Mm-hmm. Tapos yung narinig ko naman, parang binantayan na walang kasama si Bea at niyaya ng kaibigan niya. Niyaya ng kaibigan? Ma'am, opo. Matanong ko lang din, yung kanina sabi niyo meron siyang kasama sa bus. Opo. Pero bumaba somewhere. Opo. Naiwan si Bea doon. Opo. Matanong ko lang ha, meron bang, alam nyo ba kung may karelasyon itong si Bea? Wala naman. Wala naman po, so talagang alam po. Lumalabas, may nangyaring tampuan, masama siguro yung loob ng bata, naglayas. Yan, kung saan ka naman yung uwi naman. Tapos kung, para malaman kung ano yung dahilan na pag-alis mo, dapat pumakita ka muna. Para masulpan na po to. Yang maawa ka naman po. Ay, mama mo doon, parang mabaliw na sa kaisip sa'yo. At kung ayaw mo umuwi sa inyo, mag-chat ka na lang kung saang lugar po, ano, susunduin ka namin. At kung ano man yung dahilan, ipag-isabi mo lang sa amin. At kung sino man yung kumove ko po sa kanya, maraming salamat po. At dapat naman, hindi naman po ako sir sa kung ano, dapat naman pinaalam nila sa amin. Yung kaklase, yung kaklase niya. Ang dami kasing sinasabi yun eh. Ah, nakausap niyo na rin yung kaklase? Sabi ni sir, yung nag-interview sa akin sa baba, natawagan na daw. Tapos sabi nila, willing daw sila cooperate na makita siya. Tapos yung bata na kasama niya, parang kinuha na ng papa ni Bea yung ibang gamit. Kasi binigyan ng gamit, tapos kinuha pa yung iba. Kung ano sir, di may alam siya kung nasaan si Bea. Well, kung may mamaya no makakausap po natin no yung ating kapulisan,
para makatulong sa paghahanap po kay Bea Rose, no? Opo. Kung anumang lead na meron tayo, sana may alam po yung kaibigan ni Bea, papakiusapan po natin na mamaya ang ating kapulisan na mag-conduct ng mga interviews para mahanap na po natin si Bea. Ma'am, narinig po namin, no, yung nangyari po sa inyo, nakakalungkot na hindi natin makontakt, hindi natin mahanap ngayon si Bea Rose. Pero parang ang nangyari dito, nagtampo, no? Parang hindi na, wala namang nangyaring kidnapping dito, Shari, no? So, Ma'am Jerose, baka gusto, baka nakikinig po ngayon si Bea. Ayan po, kausapin po ninyo. Mahal na mahal yung anak niya, Shari. Opo. Ma'am. Lisa, oh, chat na naman sa akin. Sabi ko sa iyo, eh. Huwag ka matapos, sabihin mo kung anong problema mo. Usap pa tayo nung linggo, eh. Okay ka pa, eh. Opo, nagbanding pa sila po, Shari. Nagbanding pa po sila nang umalis ng mama niya. Nung four. Four nung upo. Kakaalis lang po niya. Apat lang una araw, tapos umalis din Ma'am yun sa Bea. Ma'am Jerose? Ito po, no, nasabi po sa amin ni nanay na kakaalis nyo lang din pala. Papuntang Hong Kong, no, si Ma'am Jerose. Tapos umalis siya ng 4. Opo. Nawala si Bea ng 8. Opo. Meron po ba siyang nasabing pupuntahan niya? Wala po kasi na, pag may pupuntahan niya, nagsasabi po yan sa akin. Nakausap na po ba natin yung mga siguro mga malapit nating mga kamag-anak na pwedeng pinuntahan lang muna ni Bea? Wala pa. Hindi po yan pupunta sa hindi niya po ka-close. Hindi po talaga yan pupunta sa mga ano, hindi niya ka-close. Pupunta lang talaga yung sa kakilala niya. Good afternoon, Police Captain Ryan. Sir, magandang hapon po. Meron po tayong missing person dito, 15 years old, si Bea Rose Margaret Berte. At sa pagkakaalam ko, nai-report na raw po sa inyong tanggapan. Tama po ba? Yes, sir. No, tama yan. At nai-report po yan noong January 10, sir. January 10. Opo. Yes. Sir Valenzuela, ano na po yung update natin? May lead na po ba tayo kung asan na ngayon si Bea Rose? Actually, sir, sa ngayon po, wala po tayong lead. Pero ongoing po yung pag-monitor po sa mga classmates niya kasi may nakapagsabi na prior nga po na i-report yan ay sumakay siya ng CRS bus at hindi na siya nakita na unang bumaba yung isa niyang classmate. At sa ngayon po ay nagpa-flash alarm na kami sa buong probinsya. And kung makita man siya sa ibang lugar ng Region 6, yun po ay ongoing pa po yung sa kanya, paghahanap. Okay. Pero dito po sa bayan ng Patnongon ay lahat po naman ng kapitan ay na-inform naman at nagmumonitor na po. Ayan. Police Captain, na-identify na po ba natin yung sinakyan niyang bus? Hindi pa na yun, sir, na sama sa report. Pero yun, sir, yung chine-check ulit namin. Oo, and, kasi baka usually yung mga bus ngayon parang meron na mga CCTV camera, at least ma-identify man lang natin kung saan siya bumaba, then siguro makakatulong, we can focus doon sa area kung saan huling bumaba itong si Bea Rose. Yes, sir, no, yun nga, sir, nag-focus din kami sa palabas ng kasi yung bus papuntang San Jose, sir. Ito yung sentro ng Antique. At doon po namin unti-unti nga may monitor kung saan siya bumaba. At baka yun yung nasabi rin ng magulang, sir, na hindi yan nalapit sa relative niya. Kasi nagmonitor na rin kami dito sa mga family and relatives niya. Wala din po nga balita sa kanya. Okay. Baka sa kakilala niya rin. Captain, matanong ko lang din. No? Diyan naman sa area po ninyo, wala naman pong incidents ng mga kidnapping, no? Tama? Wala po siya negative since sa wala talaga dito ano siya. Oo, wala namang ganong incidents. Na, kasi base dun sa kwento sa akin kanina ni nanay, parang naglayas muna itong si Bea Rose, no? So, nirurule out muna natin as of now based on the information na meron tayo na walang nangyaring pagdadakip dito kay Bea Rose. Wala po. Oo. Kasi ang nag-conduct din ng interview yung investigator ko sa mga classmates niya at mga minor din naman po yan. And may mga naisabi dun po sila doon na
yun nga po yung motive niya, naglaya siya. Pero as far po dun sa kidnapping, wala pong nangyari dito. Well, that's good to know, no? Police captain, no? So, kumbaga, may reasonable expectation pa rin. Sina Nanay Jerose Berte at si Ma'am Josie Balbino na, of course, sa tulong ng ating pulisya ay makakapiling ulit nila si Bea Rose. Pero, Captain, no, sana we should start, no? Should have already started, rather, yung tracing, no, dun sa mga last location ni Bea Rose. Check natin, no, yung mga CCTVs dun sa bus, sa establishments na malapit para makatulong man lang, no, sa ating investigation. Pero Captain, we appreciate the effort, no, na pinagkalat nyo na yung information, yung missing person diyan sa buong region. Yes po, yes po. Para at least malat nyo po itong information since January 10. Opo, no, para at least mapanatag. Kung mayroon namang latest data diyan, no, i-inform naman po natin yung pamilya. Yes sir, ano man po, ongoing naman po yung pag-contact ng in charge ko na personnel, pati yung investigador dun sa tatay tsaka sa mother. Nag-update naman po sila. Ayun, no? Sa mga nakikinig po, nanonood sa atin dyan sa Antique, nakikita nyo po ngayon sa screen ang picture ni Bea Rose Margaret Berte. Siya po ay 15 years old. Huli po siyang nakita dyan sa bus papuntang San Jose. Kung nakita nyo po si Bea Rose, maaari po sana, no, itawag po ninyo sa amin o sa ating kapulisan. Magpapadala po agad tayo ng tao para siya na po ay sunduin at pagharapin na natin sa kanyang pamilya, kasi kawawa naman po. Ito yung lola po niya, nakita nyo naman po sa TV. Sobra na pong pag-aalala. Oo, lalo na po yung nanay niya na ilang weeks pa lang sa Hong Kong, no, kakaalis lang niya dun sa Pilipinas, tapos ganito pa yung nangyari, no, sa kanyang anak. Dapat po, sir, yung magturo yung kasama niya kung saan talaga si Bea niya iniwan. Oo. Bakit umuwi siya? Hindi niya kasi nasama si Bea. Opo, ma'am. Of course, no, yung bata na kasama ni Bea Rose, kung Captain Ryan, no, kung siguro kung may alam na impormasyon yung isang bata, kukunin na natin, no, yung information para baka lang alam niya kung saan talaga na pumunta itong si Bea Rose. Yes, ano, yung classmate niya na isa, sir, actually, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanong namin sa kanya at kasama niya man po yung guardian niya kasi minor itong classmate niya and yung investigator ko po ang nakasign dyan. Yes, yes, please, no? I understand, no, nakasama siya dun sa investigation. May mga information na kailangan nating kunin sa kanya, pero yes, that is very good. Dapat together with his or her guardian, no? Para masigurado na yung environment ay hindi ganong stressful, hindi makaapekto sa mental health nitong bata. Okay. So, ganun na lang. Sige, Captain Ryan Valenzuela, maghihintay kami, no, ng update mula sa inyo. Our staff will from time to time po tatawag sa inyo kung meron bang lead na nakalap natin, meron na bang tumawag. Babalitaan din namin kayo. Kasi last time, Shari, naalala ko, meron ding nawala dyan sa may area ng Antipolo na nanawagan po dito sa ating programa. And after ilang days, I think five or more or less, 5 days, nahanap po natin, nakapiling muli ng kanyang pamilya dyan po sa Antipolo. Sana dito rin po sa kaso po ninyo. Yes po. Kasi kahapon po, sir, ng umaga, parang sobra ng tawag na tawag, nagre-ring yung cellphone, tapos may biglang sumagot na walang magsasalita. Okay. So, tinawagan nyo, opo, inangat naman yung tawag pero hindi nagsalita. Opo. Well, I advise siguro, Shari, no, kausapin nyo pa rin. No? I think naririnig ka naman ni Bea Rose, ma'am. Opo. Oo. Kaya lagi din po namin, sige po, ma'am, ipagbibigay alam po namin sa inyo, ma'am, kapag nagkaroon po kami ng any information po sa kinaroroonan po ni Bea Rose, pero umaasa po kami, no, na makauwi siya ng safe sa inyo, ma'am. And sa mga kapatid po natin na nanonood ngayon, maaari po kayong tignan niyo po yung screen po. Ayan po si Bea Rose Margaret Berte. Sa mga nakakita po sa kanya, please ibigay alam po sa pinakamalapit po na police station sa inyong lugar o ihatid niyo po mismo
dito sa aming tanggapan, sasagutin na po namin yung pamasahe po ninyo. No, pero kung malayo po talaga, pinakamalapit po na police station para makontakt po kami ng police station po na yon at matawagan po natin yung lola po ni Bea Rose Margaret Berte. And ma'am, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. At again, ipagbibigay alam po namin sa inyo once po na nagkaroon kami ng information po. Ingat po kayo. And ma'am Jerose, opo. Yes po. Ma'am, alam po namin ni Senator Raffy Tulfo na mahirap po talaga ang buhay po na nasa ibang bansa. Kaakibat na nga po dyan, ma'am, yung pag-iwan po sa ating mga anak dito sa Pinas. Tatagan nyo lang po yung loob nyo, ma'am, at gaya nga po nang nasabi ko kay Lola, ipagbibigay alam po namin sa inyo once po na nagkaroon po kami ng impormasyon. Tatagan nyo lang po yung loob nyo dyan, ma'am, dahil alam po namin na mahirap pong magtrabaho, ma'am, na malayo po kayo sa pamilya, nag-aalala po kayo, ma'am. Tatagan nyo lang po yung loob nyo po. Yun talaga po, ma'am, yung pinunta ko po dito para matulungan niyo ko, ma'am, at ma-rescue yung apo ko po. Apo. Gagawin po namin lahat, ma'am. Sa abot po ng aming makakaya po para mahanap po si Bea Rose Margaret Berte. Salamat po, Lola Josie and Nanay Jerose. Huwag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin po kayo ng staff namin.